Okay. Meron akong ibabahagi sa inyo. Pwede bang kasi carb? Carb type? Bagong-bago pa. 2017 model yata ito. Yun, bali ang complaint ni customer kasi. Kahit naka-neutral siya, naka-neutral, once na umandar yung motor, umiikot din yung, sumasabay sa pag-andar yung ikot ng gulong. Umaabante. Kahit naka-neutral. So yan, naka-neutral siya, oh. Naka-neutral siya, naka-neutral, no? So dito, sa transmission, dapat, pag pinigilan ko to, hindi siya iikot. Ayan, oh. Naka-neutral yan. Pero ito, na transmission, dito sa clutch, sumasabay siya sa ikot. So, para wala siyang, parang wala siyang free wheel. Kaya, once na umandar yung motor, pati yung gulong, umaandar na din, tumatakbo na din. So, dapat tatakbo lang siya once na kinamble mo. So, yan o. Lagyan natin ang ano, para mas ma-identify nyo na talagang sumiikot talaga. So, naka-neutral. Halos di ko sa mapigilan. Masabay talaga sa ikot. So, dapat, pag naka-neutral, hindi mo siya maiikot dito. Kasi free wheel dapat siya. So, possible dito may problema sa transmission. Kaya, kailangan natin ibaba. Yan. Patay tayo dyan. Ito ang pinakamasakit sa Raider 150. Aww. Pag pinatagal mo pang hindi mo palitan ng stud bolt. Ayan o. Aww. Meron pang isa. Kaya kayo, bago pa mahuli ang lahat, hindi nyo mampalitan, babara nyo lagi ng ano. Powered by WD-40. Aww. Ayan, napakasakit sa dibdib. Ginawa ko lahat pero iniwalay niya pa rin ako eh. Aww. Kaya kayo, bago mahuli ang lahat, palitan nyo na ng stud bolt. Kung ayaw nyo magaya dito, 3 years na walang bukas-bukas. Patanggit yung pamangano ng kaldiro. Sira. Ayan o, sunog. Sunog yung gear. Ayan o. Tensya na kasi medyo maulan ngayon. Hindi ko alam kung maintindihan yung sinasabi ko. So, meron isang gear. Yung partner nito na fixed gear. Stock up siya. Ayan o. Dapat ito is freewheel. Freewheel ba? Meron dito yung pang FI. So, ganito yan. Dapat, ganito siya. Ganito dapat ang ikot niya. Dapat freewheel siya. Ayan o. Kabitan ng sprocket o. Dapat ganyan siya kay smooth. Itong kanya, halos, ayaw siyang maikot yan, oh. Tapos sunog yung pinaka shafting, sunog. So ang tanong, bakit na nangyari to? So isa sa diagnosis ko dito, hindi siguro kasi kung sa adjustment natin ng kadena kahit masobrang sikip, so dapat magkakaroon ng problema sa mga bearing unang-una.
So nakita ko kasi itong share clip ay nakalawit yung dulo. So yeah, nakita ko nga na may gasgas. Tapos tumatama dito sa washer. Nakalapat dito sa washer to eh. Ngayon habang umiikot, umaandar, tawag dito, yung friction uminit ng husto. Kaya ayan, nakita natin nagbabaga. Although may langis naman siya, pero hindi kinaya kasi metal to metal to eh. So habang ginagamit, namaga yung metal, then kinayod tong pinaka washer hanggang pati yung gear dito. Ayan, namaga na siya. Kaya hindi na siya maikot. So isa sa tingin ko dito, factory defect. Nagkaroon lang ng ano dito siguro ng hindi tamang lapat o pag-fix ng thrust washer at saka itong share clip na to. Kasi ayan, nakita ko pudpud na pudpud siya oh. So alaga naman sa maintenance, change oil every 1.5 km, change oil si sir. So inobserbahan ko sa adjustment ng kadena. So hindi mangyayari na ganito kung sa adjustment ng kadena. So kaya nakita ko ito sa share clip. Ito yung isang dahilan kung bakit nasunog to. Itong share clip na to. Kasi nakaangat yung isa. So yung sabihin, factory defect. An eternity later. Ayan, nakakuha tayo ng second hand. Talagang 1,000 buong transmission. Ito dapat siya, ka-free wheel. Yan o. So ito na yung bago. Ito, di na matanggal. Ito yung nasira, nasunog. Pinilit, tinanggal ko kanina, ayaw talaga lumabas. Kasi namaga na siya. Dito ko natatapusin yung video. So, na-install natin yung gitna ng makina. So, ngayon yung difference ng ginawa natin before, ito yung after na nating i-install yung transmission. So, same din, naka-neutral yan. Ayan, naka-neutral yan. Tapos, kagaya ng ginawa natin kanina, naka-neutral din, pero umiikot yung main shaft. Ayan. Diba yung ginawa natin kanina, bago natin gawin, pag pinaikot yung gulong, ay sumasama to. Kaya hindi na. Ayan. Na-fix na natin yung problem, sir. So, dito ko na-end kasi inaantay pa namin yung cylinder head, nasa machine shop pa. So, dito lang yung tips natin sa inyo na kung ganitong nagkaroon kayo ng problema ang ganong senaryo, sa transmission yung problema niya. Okay?